Sa videong ito mga boss, sa pag-aralan natin yung ilang mga gawain sa construction. Napaka-importante po na alam natin kung ano po yung mga gawain sa construction o yung tinatawag na construction activities. Yan po yung pag-uusapan natin sa video natin ito, step by step. Kaya lang mga boss, bago natin na umpisahan yung topic natin sa construction activities, huwag nyo naman po sanang kalimutang pindutin muna yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-aaralan mga boss no, dito sa construction activities o yung mga gawain sa construction, ito pong CHB laying o yung pag-aasintada. Ito pong pag-aasintada, ang nagtatrabaho po rito ay yung skilled mason. Tapos meron pong isang helper yan. Ito pong pag-aasintada mga boss no, pag kinocompute po yung labor cost nito, area method po ang ginagamit dyan. Kocomputin po yung area. Ayun po yung method sa pagcompute ng labor cost. Yung materialis naman po, ine-estimate din po yan per square meter. Yung paglagay naman po ng mga bakal niyan mga boss, karaniwan bawat kalawang hollow block, yung vertical bar, yung horizontal bar, yung nakahigang bakal, karaniwan po bawat katlong patong po ng hollow block. Yung pong taba ng bakal, yung vertical bar, 12 mm, yung pong nakahigang bakal, horizontal bar, 10 mm. Ayan po yung sa CHB laying o yung pag-aasintada. Sa plastering, ganun din mga boss. Yung nagtatrabaho niyan, mason din. Tapos yung labor cost po niyan, per square meter din. No? Yung materialis per square meter din yan mga boss. Meron ding iba't ibang kapal yung pagpapalitada. Yung pong halo na ginagamit dyan, meron din po siyang iba't ibang grado. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na construction activity mga boss no, na i-discuss natin o yung gawain, ito pong painting works no. Ang painting works mga boss, ang gumagawa nito ay yung skilled painter. Karaniwan po pag nagpipintura mga boss no, sa ngayon, ang ginagawa, nilalagyan na po ng skim coat yan bago po pinturahan, no? Meron pong primer, tapos merong finishing paint, no? Per square meter din po kung kukomputin yung labor cost niyan, no? Yung pong material cost naman ng painting works, per square meter din yan. Actually, meron po akong isang video tungkol sa painting works, both labor cost and material cost. Sana panoorin niyo po yun, no? Pagdating naman dito sa tile installation mga boss no, per square meter yan yung computation ng labor cost niyan at saka ng material cost no. Tapos ang gumagawa po niyan yung skilled tile installer at saka meron po siyang isang helper. Ayan po no. Kaya per square meter yung material cost niyan at saka per square meter din yung labor cost niyan. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na construction activities mga boss na i-discuss natin, itong ceiling works o yung pagkikisame, no? Dito sa ceiling works mga boss, no? Ang gagawa nito, isa pong ceiling installer at saka isang helper, no? Ang nangyayari mga boss sa ngayon, no? Karaniwan, meron na pong metal framing na po ang ginagamit, hindi na po yung kahoy, no? Tapos marami na pong materialis na pangkisame ngayon. Ang isa sa madalas gamitin ngayon yung hardiplex o yung fiber cement board. Meron din pong PVC panel. Meron na rin pong gypsum board. Ayan po yung pagkikisame, no? Ang material cost po niyan per square meter yung computation niyan. Yung labor cost niya, ganun din po, no? Per square meter yung computation. Meron po tayong ginagamit na productivity rate para ma-compute po yung labor. Meron din po akong mga video niyan na sana panoorin nyo, both labor and material cost. Dito po sa excavation works naman, ang paghuhukay, karaniwan po, meron po tayong manual excavation and then meron din po tayong equipment excavation, no? Dito sa excavation na works mga boss, no, yung labor cost nito per cubic meter, tapos yung pong karaniwang gumagawa nito, yung equipment. Ang karaniwan po yung excavator o yung backhoe, no? Tapos kung manual naman po ang mga naghuhukay, mga laborer.
Okay, yeah, ayun lang po no yung naging topic natin. Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.